Anong masasabi mo dito kay Diwata Pares na inaresto siya? Yung kaso niya is 2018 pa nangyari. Sus. Ang kaso is napakaliit lang, slight physical injury. So ano masasabi mo dito? Wala. Kasi nakakatawa yung mga tao, no? Pag umaangat yung mga, dapat tayo matuwa dun sa mga kapwa natin na umaangat. Nakakatawa lang na bigla siyang nagka-issue bigla, no? Na may ikasong gano'n, may pinasara na yung parisan ilang beses. Pero malay mo naman, di ba? Pero nakakatawa lang talaga yung mga taong parang inggit lang yan. Oo. Eksena so, lang. Mainggit ba kayo na bakit ba kailangan may mainggit kay? Kasi yung tao naman wala namang talaga from rags to riches yung ano niya eh, yung kanyang story. Kung may tinapakan siyang tao noon, siguro doon pa yun eh, 2018 tapos ngayon lang na gano'n. Oh my God. 2024 na! Ano na nangyari? Ano masasabi mo sa nagreklamo? Good job you. So, nakakatawa talaga itong eksenang to. Pero, may rights naman talaga siyang ano, habulin yung kaso. Pero, bakit ngayon pa? 2018 pa yun eh. Ay, nako talaga. Nangihingi ba siya ng, ano, ng danyos? Siguro napansin nung ano yung nagrereklamo na mayaman na si Diwata, kumikita na. So bakit hindi niya gamitin yung kaso, no, para makahingi ng ano ng pera? Yun naman yung ano doon, yung pinakapunto ng ano eh, yung ano yung complainant. Pero bakit ngayon? Slight physical injury, tama, may rights naman tayong ano habulin yung kaso, pero wrong timing eh. Bakit ngayon pa? Diba, ganun. Pati 2019, diba? Oh, ang daming time nun. Yung walang-wala yung tao. So, sa bagay, may mahuhutot na sila. So, bakit hindi nila gawin ngayon? Ay, nako naman. Kaya yung mga tao dyan sa Pilipinas, eh, hindi umaasenso kasi sila-sila rin yung nagpapabagsak sa mga ano, eh, kababayan natin. Eh. Come on! Hindi tayo naka-move on.